The more you hate, the more you love. Madalas kong naririnig ang kasabihan na ito, lalong-lalo na noong bata pa ako. Kapag may babae at lalaking hindi magkasundo, ito ang madalas na banat para kantsawan silang dalawa. Siyempre, todo deny naman sila at maiinis pa kapag narinig ang biro ng mga nasa paligid nila. Pero naniniwala ba kayo rito? Kapag ba madalas mong inaaway ang isang tao ay tanda ito na may feelings ka para sa kanya at gusto mo lang makuha ang kanyang atensyon. O di kaya ang totoo ay inaaway mo siya para pagtakpan ang tunay mong nararamdaman nang hindi niya ito mahalata, pati na rin ang iba. Magandang araw po sa inyo mga kabarangay. Ako po si Papa Dudot, ang linggo-linggo ninyong nakakasama sa pagbasa ng mga nakakaantig na sulat mula sa ating mga kabarangay na kinapupulutan natin lahat ng mga magagandang aral. Ang kasabihang aking nabanggit ay naglalarawan ng ating kwento para sa araw na ito. At alam kong nasasabik na kayong pakinggan ito, kaya lakasan na ang inyong mga radyo at huwag ililipat kahit saan dahil panahon na para tuklasin natin ang isang kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories. Dear Papa Dudot, kahit 4 years old pa lang ako noon ay tandang-tanda ko pa rin ang nangyari noong first day ko sa kindergarten. Iyak ako ng iyak noong nasa gate na kami ng eskwelahan. Ayaw kong bitawan ang kamay ni Mamsi dahil iiwanan na niya ako para makapasok na ako. Ang higpit ng pagkakakapit ko habang humahagulhol ako at pinagtitingin na ng ibang mga bata. Baby, huwag kang mag-alala. Babalik din naman si Mamsi mamaya bago matapos ang school. Promise yun, maaga ako maghihintay rito para paglabas mo, makikita mo na ako. Promise po yun? Sabi ko sa kanya. Oo, cross my heart. Kailan ba naman ako nagsinungaling sa'yo? At saka marami kang magiging friends dito. Marami kang makakalaro. Unti-unti nang lumuwag ang pagkakahawa ko sa kamay niya. Medyo lumuwag na ang aking pakiramdam at nabawasan ang takot sa dibdib ko. Parang masaya nga yun. Marami na akong makakalaro. Hindi kagaya sa bahay na siyaya lang kapag wala si Mamsi. May ilan din akong kalarong kapitbahay pero ayoko sa kanila kasi lagi nila akong inaagawan ng laruan. Sige po Mamsi, basta mamaya po hihintayin ko kayo ha. Pinunasan niya ang aking mga mata at pisnging basang-basa ng luha. See you, enjoy ka sa first day mo ha. Tuluyan ko nang binitawan ang kanyang mga kamay at naglakad na ako papasok. Hindi ko maiwasang lumingon-lingon at sa bawat paglingon ko ay nakikita ko naman si Mamsi na nakamasid sa akin, kumakaway at nakangiti. Pumasok ako sa classroom at nilapag ang aking backpack sa upuan. Agad na nahuli ng mga laruan sa sulok ang aking paningin kaya pinuntahan ko ang mga yon. May isang lalaki naglalaro ng mga robot. Tumabi ako sa kanya at kinuha ang Barbie doll na bihes prinsesa. Unti-unti na akong kumakalma noon at naaaliw sa aking laruan nang biglang hinablot ito ng katabi kong lalaki. Nakangisi siya sa akin lalo na noong nakita niya ang gulat kong mukha. Isoli mo sa akin yan, sigaw ko sa kanya. Bakit ko naman isosoli sa'yo to? Hindi naman sa'yo to eh, sabi ng batang lalaki. Medyo mataba siya, mas matangkad sa akin, pungi at may bimbong nakasingit sa likuran ng uniform na t-shirt. Eh hindi rin naman sa'yo yan eh, akin na yan, sabi ko. Pero imbis na ibigay ang manika ay tumakbo pa siya at hinabol ko naman. Nagpaikot-ikot kami sa maliit na classroom hanggang sa kablag. Natisod ako sa isang bag at nadapa sa sahig. Nagtawanan ng aking mga kaklase sa kanilang mga nakita. At kasama na sa mga tumawa sa akin ay ang batang lalaking may kasalanan ng lahat. Siya pa nga ata ang pinakamalakas ang tawa at kitang-kita ang bungi niya. Naiyak na lang ako papadudod sa harap ng lahat at hindi yun nakatulong para tumigil sila. Lalo pa nga yata silang natawa sa akin. Bukod sa masakit ang aking tuhod sa mga nangyaring pagkakadapa ko, ay mas masakit yata ang sakit na dala ng hiya na aking naramdaman noon. At dahil yon sa batang lalaki na hindi ko naman inaano pero
inaway ako. Yun mga kabarangay ang araw na nagkakilala kami ni Vincent. At sa mga sumunod na taon ng aking buhay, naiisip kong sana hindi ko na lang siya nakilala. Kahit na binubuli ako ni Vincent ay hindi ko pinigilan ang aking sarili sa pagiging active sa school. Nariyan na sumasali ako sa mga extracurricular activities. Ang malas ko naman kasi, bakit ba mula kinder hanggang grade 6 ay hindi lumipat ng eskwelahan ng lalaking yon? Buti na lang at may mga school year na hindi kami magkaklase. Kaya nakakaiwas ako sa kanya kahit na papaano. Kung medyo mahina-hina lang akong klase ay baka matagal na ako na-depressed dahil sa asal niya sa akin. Pero tinuruan naman kasi ako ni Mama na lumaban. Mamsi, hindi pa rin tumitigil si Vincent sa pambubuli sa akin sa school eh. Ano bang gagawin ko? Nakakapikon na eh. Pagbabahagi ko sa kanya noong minsan magkausap kami. Kakauwi ko lang noon galing sa eskwelahan at binibiro na naman ako ni Vincent na mukha daw akong rabbit dahil sa ngipin ko. Sheena anak, lagi mong tatandaan na puro salita lang ang pinupukol sa'yo ng lalaking yon. Alam mo naman ang totoo at hindi dapat matinag ang pagkatao mo dahil sa mga paninira niya. Isipin mo na lang na kawawa siya dahil wala siyang ibang pagkaabalahan kundi ikaw. At ang tanging paraan niya para mapalakas ang loob niya ay ang pangmamaliit ng iba. Dahil sa mga words of encouragement ni Mamsi ay naudyok akong tumakbo bilang student council president noong nasa grade 6 na ako. Mahilig kasi talaga ako sa mga ganong bagay at naisip kong gamitin ang gusto kong makatulong sa mga estudyante sa pamamagitan ng mga naiisip kong project. Pero alam kong hindi magiging madali ang lahat dahil isa sa mga mahigpit kong kalaban ay si Vincent. Hindi ko alam Papa Dudot kung talagang sinasadya niyang tumakbo noong malaman niyang tatakbo ako o kung talagang plano niya yon. Para kasing nananadya siya. Pero hindi ko na pinag-aksayahan ang panahong isipin ang tungkol doon. Nag-concentrate na lang ako sa paggawa ng aking campaign materials. Magdamag akong gumawa ng mga poster at flyers para ipamigay sa mga estudyante sa school namin. Ginawa ko pa talagang colorful para naman makuha agad ang atensyon nila at ginandahan ko ang lettering para madaling basahin. Maaga akong pumasok sa school para ipaskil ang mga poster at kasama ng ilang kong kaibigan ay nag-abang kami sa entrance para lahat ng pumapasok ay mabigyan namin ng flyers ko. Tuwang-tuwa ako dahil maraming nagandahan sa aking campaign materials. Mukhang pinaghirapan ng mga Toshina, ang galing naman. Sinong gumawa? Tanong ng isang schoolmate ko. Siyempre ako. Binuhos ko ang time ko and effort dyan para lang maramdaman ng mga students na ako ang dapat nilang iboto. Pagmamalaki kong sagot. Proud na proud ako sa mga nagawa ko at sana ay maramdaman ng student body ang aking tunay na intensyon para sa kanila. Noong sumunod na araw, Papa Dudot, ay excited akong pumasok ulit para magpamigay ng mga mas marami pang flyers at maglagay ng mga bagong poster na gawa ko. Nakita ko ang ilang mga estudyante nagkumpulan sa bulletin board malapit sa kantin. Siguro ay tinitingnan nila yung poster na nilagay ko doon kahapon. Sana ipakumbinsa silang iboto ako. Pero sa paglapit ko ay narinig kong nagtatawanan sila at itinuturo nila ang mga nakapaskil. Sumilip ako para makita ko anong nangyayari at bumungad sa akin ang aking mukha sa poster na drinowengan ng ilong at tenga ng baboy. Gusto kong tumakbo at magtago pero hindi ko matakasan ang hiyang naramdaman ko. Pinuntahan ko din ang ibang mga poster na aking pinaskil at lahat ng mga ito ay may mga vandal at mukha akong baboy. Kung ano-anong kalokohan ang ginuhit sa bawat isa. Grabe, kung sino mang may gawa nito, wala talagang konsensya at gusto akong sirain sa maruming paraan. Mula sa koridor ay nakita ko si Vincent na tumatawa kasama ng kanyang mga kabarkada at nakatingin pa sa akin. Ngayon, Papa Dudot, ay wala nang duda na siya ang may pakana ng paninira sa akin. Napaka-childish naman ang taong to. Kailangan talaga niyang gawin ng mga ganyan para lang maiangat ang sarili niya sa akin. Gusto ko man siyang lapitan at suntukin ay hindi ko ginawa. Alam kong hindi ako dapat buwaba sa level niya at patulan ng kanyang pang-aasar.
Yun naman ang gusto niya, hindi ba? Ang kalabanin ko siya ng derechahan at mawalan ako ng kontrol. Yung bigla na lang uminit ang ulo ko at awayin ko siya. Pwes, hindi ko siya pagbibigyan. Kaya kong lampasan ang mga ito. Lalapitan ko na sila. Sasabihin ko na ng prangkahan ang nararamdaman ko nang biglang may humarang sa akin. Sino ba to? Wala na ba talaga kayong ibang magawa, ha? Bakit kayo ganyan? Sabi ng isang lalaki. Kilala ko to, ha? Kaklase ko siya nung grade 4 ako, si Ferdy. Teka, sino ka ba sa akala mo? Galit na sagot ni Vincent. Sumilip lang ako mula sa likod ni Ferdy. Grabe kasi kayo eh, kung makaasta. Bakit kailangan nyo mang bully? Nakita kong gigil na gigil na si Vincent pero pinigilan niya ang galit niya. Siguro ay takot siya na makipag-away dahil marami ng mga estudyante na nakapaligid sa amin at kung magkasuntukan ay baka mapa-expel siya. Tigilan nyo na ang pambubuli kay Sheena. Kung hindi, isusumbo ko kayo sa guidance counselor at saka sa advisor ninyo. Halika na, Sheena. Hinawakan niya ang kamay ko at naglakad kami palayo. Nung medyo makalayo kami, pinigilan ko si Ferdy. Sandali lang, Ferdy. Bakit mo ginawa yon? Sheena, nakita ko kasing pasugod ka na dun kina Vincent eh. Mahirap na pag nag-away kayo sa campus. Mapapahama ka lang. At saka hindi ba pwedeng mag-thank you ka muna? Salamat. Salamat sa pagtatanggol mo sa akin. Hindi mo naman kailangan gawin yun eh. Kaya ko nang ipagtanggol ang sarili ko sa kanila. Sigurado ka ba doon? Akala mo ba hindi ko napapansin ang mga ginagawa ni Vincent sa'yo simula noong maliit pa tayo? Matagal na rin kasi si Ferdy sa school na yon kaya hindi nakapagtatakang alam niya ang mga pangaapi ni Vincent sa akin. Bakit mo ba sila hinahayaang gawin yon sa'yo, Sheena? Bakit hindi ka lumaban paminsan-minsan? Hindi naman dahil hindi ako lumalaban at nakikipag-away eh, mahina ako. Saka sabi mo, baka mapahamak ako kapag ginawa ko yun, hindi ba? Basta ang lagi nasa isip ko, hindi nila ako kayang pigilan sa kung ano man ang gusto kong gawin sa school. Oo, minsan, naapektuhan ang self-confidence ko pero mabilis ko agad na binabawi yun. Pinapalakas ko ang loob ko at alam kong walang halaga ang mga sinasabi at ginagawa nila. Ngumiti si Ferdy sa akin. Ngayon naiintindihan ko na. Alam ko na kung bakit ganon ang ginagawa mong pagtitiis sa kanila. Sa sinabi mong yan, Sheena, lalo kitang hinahangaan. Hinahangaan? Wow! Ano yan? Idol mo ko? Hinahangaan as in admiration. Matagal na panahon na kitang napapansin dito sa campus. At alam kong mabait kang tao. Kaya mataas ang tingin ko sa'yo kumpara sa ibang mga girls dito sa campus. Ah, wala akong ibang masasabi kundi salamat. Nahihiya akong pagsagot sa kanya. Salamat ulit, ha? Punta na muna ako sa classroom kasi malapit na mag-umpisa ang klase. Okay, Sheena. Kita-kita na lang tayo sa campus, ha? Lumakad na ako pero bago ako makalayo ay lumingon ulit ako at nakita kong hindi pa pala umalis si Ferdy sa kinakatayuan niya. Sinundan pa rin niya ako ng tingin kaya bigla akong nahiya. Nagpatuloy na lang ako sa paglalakad. Naging madalas kong kasama si Ferdy sa school, mga kabarangay. Kapag recess at lunch break ay sabay kaming kumakain ng mga kaibigan niya at jumo-join din minsan ang iba kong kaibigan. Kapag bago mag-uwian ay tumatambay muna kami sa mga koridor namin at kapag nagdadala ng gitara si Ferdy ay kantahan na agad yan hanggang sa ma-realize namin na hindi na namin namalaya ng oras. At dahil doon ay nabawasan ang pambubuli sa akin ni Vincent. Kapag nababadaan kami sa harap niya ay parabang ang sama ng tingin niya sa amin. Siguro naaasar siya dahil hindi niya ako maaway. Tuwang-tuwa naman ako at naging mas magaan ang pagpasok ko sa school dahil kay Ferdy. Nag-field trip kami noon bilang bahagi ng aming science class. Magkatabi kami sa booth ni Ferdy as usual. Heto, Sheena, oh, may dala akong ham sandwich para sa'yo. Alam kong paborito mo yan. Uy, wow! Ang sarap! Salamat, ha! Agad kong kinuha ang sandwich at hinati ito.
Ayan, hati tayo ha. Pero dinala ko yan para sa'yo eh. Ferdy, dapat hati tayo. Para hindi lang ako ang kumakain, hindi ba? O ayan, kain na. Noong nasa museum na kami ay kami lang lagi ang magkasama ni Ferdy. Mawala lang ako sa paningin niya nang saglit ay hinahanap na niya ako. Saan ka nagpunta? Sabi niya sa akin. Nandito lang naman ako sa may history section eh. Ito naman oh, parang lagi akong nawawala. Biro ko sa kanya kasi mukha siyang seryoso. Noong lunch namin ay nakakita siya ng mamang sorbetero sa may bus namin. Tara Sheena, mag-ice cream muna tayo. Hinila niya agad ako tapos ay dali-dali kaming pumunta sa sorbetes. Anong gusto mo? Sabi pa niya. Grabe naman to oh. Birthday mo ba, Ferdy? Panay ang pag-aasikaso mo at pagpapakain sa akin ah. Wala lang naman. Gusto ko lang na maging masaya ang field trip na to. Kaya inaasikaso kita. Noong pauwi kami ay pagod na ako. Buong araw kasi ako nagpunta sa mga museum at historical site at ang init pa. Kaya pag upo ko sa bus ay antok na ako. Bumagsak na ang ulo ko sa biyahe dahil sa nakatulog na ako. Nang bigla akong maramdaman na hinawakan ni Ferdy ang ulo ko at sinandal ito sa balikat niya. Nakatulog ako ng mahimbing at ginising na lamang ako noong nakabalik na kami sa school. Sheena, Sheena, gising na. Nandito na tayo. Talaga? Antok kong sagot. Narinig kong lumabas na ng bus sa mga estudyante at pagdilat ko ay nasa tapat na ng upuan ko si Vincent. Uy! Si Sheena at si Ferdy! Ang sweet naman oh! Sinigaw niya yon at dinig ng buong van ang kanyang sinabi. Nagtawanan na ng iba at bigla akong nagising ng tuluyan dahil sa nangyari. Kinuha ko na ang aking mga gamit at nagmamadali akong buhaba ng bus nang hindi man lang hinihintay si Ferdy. Sheena, teka lang! Hintayin mo ako! Narinig kong boses ni Ferds na tumatawag sa akin. Hindi ako lumingon hanggang sa naabutan niya ako. Bakit mo ako iniwan? Tinatanong mo ba talaga sa akin yan? Narinig mo naman ang sinabi ni Vincent, hindi ba? Nakakahiya. Bakit siya ganun? Galit na galit ako, Papa Dudot. Hindi ko alam kung bakit ako tinopak at uminit ang ulo ko sa ginawang yun ni Vincent. Akala ko ba hindi ka apektado sa kanya? Di ba sabi mo sa akin? Hindi mo papansinin ang kahit na anong gagawin niyang panunukso at pang-aasar sa'yo? Nagtatakang tanong ni Ferdy. Eh kasi basta, nakakainis siya. Lumakad ulit ako palayo pero hinila ako ni Ferdy. May gusto ka ba sa kanya, Sheena? Ano? Bakit mo naman tinatanong yan? Nakakatawa ka ha? Kaya kita tinatanong kasi gusto kong malaman kung bakit apektado ka kay Vincent. Sinusubukan ko ngang tulungan ka para hindi mo na siya pansinin eh, pero wala. Wala pa rin. Bakit Ferdy? Sinabi ko ba sa'yo na kailangan ko ng tulong? Hindi mo ako kailangang tulungan. Bakit mo ba kasi inaabalang asikasuhin ako na para akong bata? Hindi mo ba talaga alam? Hindi mo nga siguro napapansin. Kasi kung alam mo na, dapat hindi mo na ako tinatanong. I like you, Sheena. Ayan, nasabi ko na. Baka siguro maging malinaw na sa iyo ang lahat ngayon. Dahil sa ginawang iyon ni Vincent na pagbibiro sa amin ay nasira ang friendship namin ni Ferdy. Nailang na kasi ako sa kanya dahil sa ganoong paraan niya nasabi ang feelings niya para sa akin. Siguro kung naging maayos lang ang pamamaraan ng pagkakatuklas ko sa intensyon ni Ferdy para sa akin ay baka mas natanggap ko pa ng walang kahalong ilang at hiya. Pero dahil kay Vincent at sa pambubwisit niya ay hindi naging tulad ng dati ang pagkakaibigan namin ni Ferdy. Iniiwasan ko siya at siya man din ay nahiya na rin sa akin. Sayang, napakabait pa naman niya sa akin at siya ay ang best friend ko sa school. Pero wala na akong magagawa. What's done is done, ika nga. Tinis ko na lamang ang pang-aasar ni Vincent dahil sa pagkawala ni Ferdy sa buhay ko.
Nagkaroon na naman siya ng pagkakataong asarin ako. Wala na raw kasi akong tagapagtanggol. Nasaan na yung savior mo, Sheena? Bakit mo hindi kasama ang boyfriend mo? Madalas niyang sabi sa akin. Hindi ko na lang siya pinapansin para matahimik ka agad. Umaasa ako na sa pangdededma ko ay mawalan siya ng gana sa pangangantsaw sa akin, pero nagkamali ako. Dahil buong high school ay hindi naubusan si Vincent ng mga hirit para sa akin. Kaya noong tumungtong ako ng college ay sobrang tuwa ko. Bukod sa nakapagtapos na ako ng high school ay nakalaya na ako sa school namin ni Vincent. Pati na rin sa kanya. Ang aga kong gumising noon, sinuot ko ang paborito kong pink na t-shirt, maong pants, puting sneakers at ang kwintas kong silver na may pendant na S. Pagdating ko sa campus ay ninamnam ko ang paligid at ang feeling na nasa college na ako. Sa wakas, this is it. Nakakatuwa dahil mas malaki ang eskwelahan. Mas marami ng estudyante at mas maluwag na ang kalooban ko sa pagpasok dahil wala na si Vincent. For the first time, I excited akong pumasok sa school. Tinignan ko ang aking schedule. First class, communication 1. Oy, paborito ko ang communication na subject. Hinanap ko ang building at ang classroom at pumasok ako sa loob. Ginitian ko ang mga nakaupo na sa harap at naghanap ako ng libreng chair. Wala na sa harap kaya tumungo ako sa likod at nakakita ako na nag-iisang bakante kaya pinuntahan ko ito. Agad akong umupo at nilapag ang aking bag nang biglang nabitawan ko ang cellphone ko. Ang katabi ko lalaki ang tumungo din para pulutin ito kaya naunahan niya ako. Miss, heto na ang cell mo. Salamat ha. At kinuha ko ang phone ko mula sa kanya pero hindi niya ito inabot. Nagtaka ako kaya tinignan ko kung bakit ayaw niyang ibigay. Saka ko lang napansin ang mukha niya at dito ay sobrang nagulat ako. Kilala ko siya. Hindi ako pwedeng magkamali. Uy Sheena, nandito ka rin pala eh. Sabi ng lalaki. Vincent? Anong ginagawa ni Vincent dito? Bakit ka nandito? Hindi ko naiwasang tanungin siya. Ano pa, edi mag-aaral din ako dito. Tingnan mo nga naman talaga ang destiny o pang-aasar niya sa akin. Destiny ka dyan? Pwede ba Vincent? Tigilan mo na ako. Pabayaan mo na ako sa buhay ko, okay? Okay, nakangising sabi niya. Pumasok na ang prof kaya naputol na ang usapan. At nagpasalamat naman ako na ganon ang nangyari. Ayaw ko na kasing makipagdiskusyon at makipagtalo nang walang pakundangan sa kanya. Pero grabe ang kalayaang aking iniisip na natamo ko na ay bigla rin palang mawawala. Bakit ba kasi hanggang sa college ay nandiyan pa rin si Vincent? Ang lalaking walang ibang ginawa kundi maging tinig sa buhay ko. Kung dati ay paboritong subject ko ang communication, ngayon ay most hated ko na ito dahil kay Vincent. Dahil sa kanya ay ayoko nang pumasok kasi ayoko talagang makita ang pagmumukha niya. Hindi pa naman niya ako pinapahiya at binabasto sa klase pero alam ko naghihintay lang siya ng pagkakataon. Basta ang goal ko, makaiwas muna ako sa kanya at layuan ko siya. Isang araw ay nag-announce ang teacher namin na magkakaroon kami ng project. You will be divided into pairs and assigned for a topic for each pair. Kayo na ang bahala kung paano nyo i-report ang topic ninyo. Basta kailangan creative at interesting para sa mga classmates ninyo. And you need to work well with your partner kasi for other activities, baka gamitin ko ang parehong pairing. Noong marinig ko yon, mga kabarangay, ay bigla akong natakot. Naku, sana hindi magkamali ang professor na i-assign kami ni Vincent para maging partners. Hindi mangyayari yan. Stay positive. Sheena, ano ka ba naman? Masyado kang stress. Pero kahit pakalmahin ko ang aking sarili, ay hindi ko maiwasang kabahan habang binabasa ni Ma'am ang mga pangalan. Sheena and Vincent. Tama ba talaga ang narinig ko? Kami ba talaga ang magpartner? Ang sunod na narinig ko ay ang pinagmimitingan na kami kaya nakita kong papalapit na sa akin si Vincent. Wow! Sabi ko na sa iyo eh, kakaiba ang destiny eh.
Hello partner, sabi ni Vincent sa akin. Basta magtrabaho na lang tayo para maging maganda ang project, okay? Wala akong pakialam sa iba pang bagay. Okay, relax. Masyado kang masungit eh. Wala naman akong ibang sinabi, hindi ba? Inirapan ko lang siya at binuksan ang libro sa chapter ng topic namin. Salamat sa Diyos at hindi kami nagsabunutan o di kaya ay nagsuntukan sa loob ng oras ng meeting. Nag-focus lang kami sa aming gagawing project. Pero hindi ko alam mga kabarangay, may masama akong pakiramdam eh. May kutub pa rin ako noon na baka may pinaplano si Vincent at baka bumubuelo lamang siya. Medyo tulala at mainit ang ulo ko pagkatapos ng class na yon, kaya sa aking paglalakad ay parang wala akong kasalubong. Dire-diretso lang ako hanggang sa nabangga ko ang isang lalaki. Ay sorry, sorry talaga. Sheena? Sabi ng lalaki. Allen? Si Allen ay isang senior na nakilala ko noong freshman orientation day. Ngayon lang ulit kita nakita sa campus after orientation ha. Nice to see you. Bati ko sa kanya. Oo nga eh, kasi naging busy rin ako sa mga activities para sa freshman. Speaking of activities, may pa-concert kami sa Friday. Ang daming astig na banda. Punta ka ha? Sige ba? Saan naman ang venue? Ah, alam ko na Sheena. Sunduin na lang kita sa labas ng auditorium para sabay tayong manood. Okay, sige. Mauna na ako ha, may class pa ako eh. Salamat, Allen. Kumaway siya habang papalayo na ako. Hindi ko alam kung bakit, Papa Dudot, pero kinilig ako sa pag-iimbita ni Allen. Kahit na alam kong wala lang naman yon para sa kanya. Pagdating ko sa entrance ng auditorium ay nandoon si Allen. Naghihintay. Kanina ka pa ba? Hindi naman. Halika na. Nag-uumpisa na ang concert. Pagpasok namin sa loob ay marami ng tao at nagsasaya ang lahat. Si Allen naman ay mukhang natutuwa rin sa banda at panay din ang galaw ng ulo niya na sumasabay sa music, kaya ako ay nadadala na rin. Nagtatalon kami, kumanta, sumayaw at sa buong gabi ay hindi ako nakaramdam ng pagod. Napakasayang makapag-unwind at wala akong ibang inisip kundi ang mag-enjoy kasama si Allen. Ipinakilala niya rin ang ilan niyang kaibigan na nandoon din sa concert, kaya dumami kami ng dumami at lalong naging masaya ang concert. Pagkatapos ng show ay nagkayayaang lumabas para kumain ng burger. Nagutom kasi ang lahat sa mga pinagagawa namin, kaya dumiretso kami sa tindahan ng burger at nagsi-order na ang lahat. Sana nag-enjoy ka, Sheena, sabi ni Allen habang hinihintay namin ang pagkain. Hindi pa ba halatang nag-enjoy ako? Ang saya kaya? Sagot ko sa kanya. Salamat talaga at in-invite mo ako ha. Kailangan ko talaga mag-relax paminsan-minsan. Bakit? Stress ka ba sa school? Oo at hindi eh. Stress ako pero hindi dahil sa subject at teacher kundi dahil sa isang kaklase ko. Kaklase? Bakit? Anong ginagawa sa'yo ng kaklase mo? Ayoko nang idetalye sa'yo ang lahat, Allen, basta para malaman mo lang yung kwento. Matagal na niya akong binubuli at nung akala ko nakatakas na ako sa kanya, nandito rin pala siya sa school. Akalain mo magkaklase kami at magka-partner pa sa isang project? Ang malas naman. Pero hayaan mo, Sheena, huwag kang papatalo sa kanya. Napangiti lang ako kay Allen dahil para bang napalakas niya kaagad ang loob ko sa mga simpleng salitang kanyang sinabi sa akin. Noong sumunod na Lunes ay nagkaroon kami ng meeting ni Vincent sa canteen para sa aming project. Dahil sa payo sa akin ni Allen ay hindi ako masyadong kinabahan at naging madali para sa akin na mag-concentrate na lamang sa aming trabaho. Si Vincent naman ay medyo tahimik lang din pero ang bagal pa rin gumawa ng notes at outline, kaya naisipan kong i-text si Allen. Nasa kantin ako with Mr. Bully. Ang tagal niyang matapos, grabe. Konting tiis lang, reply ni Allen. Nanibago ako dahil parang tipid ng sagot niya. Siguro ay busy lang. Hi, hayaan mo na muna, Sheena. Sheena! May biglang sumigaw mula sa pintuan ng kantin. Nakita kong kumakaway si Allen.
Siya pala ang tumawag sa akin at lumapit siya sa mesa namin ni Vincent. Hello Allen, anong ginagawa mo rito? Sinusundo ka, di ba may usapan tayo babe? Babe? Hindi ko maintindihan ang ginagawa ni Allen pero sinakyan ko na rin ito. Ah, oo nga. Pasensya ka na, nakalimutan ko ha. Allen, ito si Vincent, ang partner ko sa communication. Vincent, ito si Allen. Kumusta pare? Sabi ni Allen at kinamayan si Vincent. Natameme lang si Vincent, isang bagay na kinagulat ko dahil hindi naman yon nauubos na ng hirit na binibitawan. Let's go? Sabi ni Allen sabayakbay sa akin. Okay. Una na kami Vincent ha? Pagpapaalam ko sa kanya. Hanggang sa makalabas kami ng kantin ay nakakbay pa rin si Allen sa akin. Kaya nagsalita na ulit ako. Okay, hindi mo na kailangan magpanggap. Salamat sa pagligtas sa akin doon ha. Pagpapanggap? Anong ibig mong sabihin? Nagpanggap kang jowa ko. Manliligaw or whatever. Para lang makaalis ako ron. Sheena, oo maaari nagpanggap ako pero sana kung mabigyan mo ko ng pagkakataon. Sana hindi ko na kailangang gawin yon. Ha? Teka, ang labo mo ngayon ha? May lagnat ka ba? Hinawakan ko ang leg ni Allen para tingnan ang temperatura niya. Kinuha ni Allen ang kamay ko at hinalikan ito. Para akong nasa isang weirdong pelikula at hindi ko naman maintindihan ang mga nangyayari. Kung papayag ka sana, pwede ba kitang ligawan? Ang tagal kong hindi makasagot noon mga kabarangay. Ano? Pinapakaba mo naman ako eh. Sumagot ka please. Sige okay. Anong sige okay? Tanong ni Allen. Sige. Payag na akong ligawan mo ko. Sa Barangay Love Stories. Noong sumunod na linggo ay tinext ako ni Allen na pumunta daw sa kantin dahil may ibibigay siya sa akin libro na maganda raw basahin. Inantay ko siya doon at eksaktong alas 12 dahil sabi niya yun ang oras ng pagkikita namin. Kakaiba yata, wala pa siya. Usually on time si Allen o di kaya ay nauuna pa sa akin. Miss, excuse me, ano yon? Sabi ko sa babaeng kumalabit sa akin. Wala siyang ibang sinabi, nagabot lang siya ng isang puting rosas. Ha? Ano to? Kanino galing? Pero hindi niya ako pinansin. Umalis na lang siya nang walang sabi-sabi. Maya-maya ay lumapit naman ang lalaki na may dalang maliit na teddy bear. Ano ba to? Anong nangyayari? Pero hindi niya rin ako sinagot. Maya-maya ay may isang babaeng may bit-bit na balloon na hugis heart, kaya lalong nagtingin na ng mga estudyante sa akin. Naging curious na rin sila kung ano ang mga susunod na kaganapan. Hindi ko alam kung mahihiya ba ako o mapa-flatter sa mga nangyayari. Sa totoo lang papadudot, hindi ko kasi alam kung sinong may pakana at baka naman pinagtitripad lang ako. Baka pala may punchline sa bandang huli at ako ay pagtatawanan. Maya-maya ay may limang taong magkasamang dumating. Ang isa sa kanila ay may dalang gitara. Pumunta sila sa table ko at bigla na lang kumanta ng Got to Believe in Magic. Sa puntong iyon papadudot ay nahuli nila ang atensyon ng lahat sa kantin at nakatingin silang lahat sa amin. Pero walang punchline, walang joke, walang tawanan sa dulo. Nakita kong pumasok si Allen sa pintuan ng kantin at may dala siyang nag-iisang pulang rosas. For you, sabi niya sa akin. Lumuhod pa siya habang inabot ito. Ikaw talaga? Akala ko kung ano to eh. Ikaw pa lang may pakana. Pero sana natuwa ka. Dagdag niya. Oo naman. Salamat sa'yo ha. Walang problema basta para sa'yo. Nagtingin na ang lahat ng mga estudyante sa amin at sa di kalayuan ay isang mukha ang kilala ko. Si Vincent. Nakatingin siya sa amin ni Allen at hindi ko mabasa ang reaksyon niya. Pero hindi siya nakangiti. Ang akala ko pa nga ay parang malungkot ang mukha niya. Pero bakit naman magiging ganon ang reaksyon niya?
Wala naman siyang dapat ikalungkot, hindi ba? Baka naman naasar lang siya kasi may nagbigay ng atensyon sa akin. Pero hindi eh. Wala siyang karapatang malungkot o mainis. Baka naman mali ang pagkakabasa ko sa kanyang mukha at hindi talaga yon ang nararamdaman niya. Biglang tumayo si Vincent mula sa upuan at umalis sa kantin. Ayos ka lang, Sheena? Tanong sa akin ni Allen dahil napansin niyang may iba akong tinitignan. Oo naman. Halika na, lunch muna tayo. Sabi ko sa kanya. Ano kayang reaksyon yon ni Vincent? O bakit naman ako apektado? Bahala siya. Bakit ko ba naman iisipin eh, ang saya na ng moment oh? Nandito na si Allen. Isang lalaking marunong trumato ng maayos sa isang babaeng kagaya ko. Hindi gaya ni Vincent na walang ibang ginawa, kundi ang apihin ako. Magmula na gawin ni Allen yon ay nabawasan ang pang-aasar ni Vincent sa akin. Habang nagtatrabaho kami sa aming project ay tahimik na lang siya at concentrate lang kaya nalibago ako sa kanya. Inabot na kami ng gabi sa library, isang Biyernes ng gabi nang hindi namin namalayan nang biglang bumagsak ang napakalakas na ulan. Naku, paano ba yan? Paano tayo uuwi? Sabi sa akin ni Vincent, malapit lang ang bahay namin. Kung gusto mo, dun muna tayo kasi magsasara na tong library eh. O sige. Nagabang kami ng jeep sa labas at dito ay hindi na ako nakatiis. Tinanong ko na siya. Parang lailo ka ngayon sa pangtitrip sa akin ah. Milagro yata. Hindi ako makapaniwala. May sakit ka ba? Actually medyo sinisinat nga ako eh. Pabiro niyang sagot. Pero hindi. Kaya ako tumigil kasi baka magalit sa akin ang boyfriend mo eh. Boyfriend? Sinong boyfriend? Yung sumundo sa'yo sa canteen the other day. Ay, nagka-amnesia ka na yata, Sheena. Ah, si Allen. Hindi ko pa yung boyfriend, no? Hindi pa? Ibig sabihin, balak mo na siyang sagutin? Dito ay nagtaka na ako kung bakit panay ang pag-uusisa ni Vincent sa akin. Sandali nga lang. Bakit ka ba tanong ng tanong, ha? Siguro naghahanap ka na naman ng paraan para asarin ako, no? Kala ko pa naman bumait ka na sa akin. Bakit, Sheena? Masama bang magtanong? Curious lang naman ako eh. Yun lang. Hindi pa rin tumigil ang ulan at madalang pa rin ang pagdaan ng jeep. Kung may dumaraan man ay iilan lamang at puno pa. Biglang may huminto sa tapat namin na may bakante pa. Halika na, sakay na tayo, Vincent. Sa pagmamadali namin ay basang-basa na kaming pagkaupo namin sa loob. Pagkatapos ng ilang minuto ay pumara na kami sa harapan ng bahay ko at bumaba na kami. Pagkapasok sa pintuan ay napansin kong nanginginig si Vincent. Hoy, ayos ka lang ba? Ayos lang naman ako pero parang ang lamig eh. Saktong-saktong lumabas si Mamsi sa kusina at nadatnang kami sa sala. Mamsi, ang kaklase ko si Vincent. Siya yung partner ko sa communication. Hi Vincent! Sabi ni Mamsi. Giniginaw daw po siya. Kanina kasi may sinat siya tapos naulanan pa. Ay sige Sheena, kumuha ka doon ng tuyong damit ni Papsi mo at pati na rin tuwalya para makapagbihis si Vincent. Ang init mo iho, sabi ni Mamsi pagkahipon niya sa noo ni Vincent. Sinunod ko ang utos ni Mamsi at hinayaan si Vincent na makapagbihis. Sheena anak, may pupuntahan akong lamay ngayon ha. Tanda mo yung kaibigan kong si Priscilla? Huling gabi na kasi ng burol ng nanay niya. Ikaw na ang bahala dito ha. Kaya mo ba? Opo Mamsi, ako na po ang magbabantay kay Vincent. Sige, tawagan mo na lang ako kapag may problema dito. Iho, magpahinga ka lang ha. Tumungon na lang si Vincent dahil hindi ito makapagsalita sa sama ng pakiramdam niya. Nagpunta ako sa kusina para magluto ng noodles at dinala ko ito kay Vincent na nakahiga sa sofa ng sala. Kain ka muna oh. Heto, susubuan kita. Kung humigop siya ng sabaw ay tipid na tipid pero pinagtsagaan ko siyang pakainin. Pagkatapos nun ay sinauli ko na sa kusina ang baso at pinggan at hinugasan ng mga ito. Kahit saglit lang ako nawala, pagkabalik ko ay nakatulog na kaagad siya. Kinumutan ko si Vincent at hinayaang makatulog.
habang ako naman ay nakaupo sa katabing upuan hanggang sa nakatulog na rin. Sheena? Sheena? Narinig ko na boses na yon na siyang gumising sa akin. Anong oras na ba? 8:00 na, sagot ni Vincent. Ha? Naku, late na ako. Natawa na lang si Vincent sa pagkataranta ko. Sabado ngayon, wala ka namang klase, hindi ba? Ay, oo nga pala, Sabado pala. Natawa na rin ako sa sarili ko. Wait lang, Vincent. Maghahanda lang ako sa breakfast natin, ha? Huwag ka na mag-abala pa. Maaga ako nagising, ang sabi ng mami mo na ako na lang ang bibili ng pandesal. Bumili na lang ako ng keso at pansit niyan sa kanto. Naku, Vincent! Hindi mo naman kailangan gawin yun eh, nakakahiya sa'yo. Hindi ba may sakit ka pa? Baka kung ano pang mangyari sa'yo. Hinawakan ni Vincent ang balikat ko. Salamat sa'yo ha, natakot yata ang lagnat ko kaya magaling na ako ngayon. Nakakahiya nga sa'yo dahil dito ka na rin natulog sa sala eh. Wala! Wala yun, ayos lang yun. Ang mahalaga ay magaling ka na. Salamat talaga, Sheena. Sabi niya sabay hawak sa aking kamay. Sige, halika na. Kumain na tayo. Nagmamadali kong sabi sa kanya. Bakit ganon? Ang dati kong mortal na kaaway ay napakabait ngayon at napakalambing. Hindi ko alam kung may ilang ba ako o magagalit sa ginagawa niya. Ano ba itong nararamdaman ko? Pagkatapos ng pagkain namin ay nagpaalam na si Vincent na uuwi na sa kanila. Sige, iahatid kita sa may sakayan, sabi ko sa kanya. Hindi ko siya masyadong kinausap dahil sa totoo lang, Papa Dudot, ay hindi ko alam ang sasabihin ko after nung paghawak niya ng kamay ko. Napakaliit na bagay pero para bang apektadong apektado ako. Sheena, bakit ang tahimik mo? Kanina ka pang hindi nagsasalita ah. Wala, wala naman. Napagod lang siguro ako. Nakaupo lang kami sa terminal. Inisip ko ang tagal na dumating ng jeep. Kadalasan kasi mabilis naman pero sa pagkakataon na yon ay ang tagal ng dating ng sasakyan. Ang isang minutong katahimikan ay parabang isang oras. Hindi talaga ako komportable. Sheena, sa tingin ko alam ko na kung bakit ka naiilang. Dahil to sa ginawa ko kanina, tama ba? Hindi pa rin ako nagsalita. Okay. So yun nga, sige, lalakasan ko na ang loob ko. Sorry. Sorry? Wow, congrats! Hindi ko ina-expect na marinig ko sa iyo yan kahit kailan. Sabi ko sa kanya. Heto na nga, diba? Sorry sa lahat ng mga nagawa kong mali. Magmula nung bata pa tayo, ay hindi na kita tinigilan at alam kong naging miserable ang buhay mo dahil sa akin. Pero matagal ko na rin tinatanong sa sarili ko kung bakit ba ang hilig kitang asarin. Bakit ba ikaw na lang ang lagi kong nakikita? Mahirap mang aminin ang totoo kaya ako ginagawa yun ay dahil gusto kita. Hindi ko alam kung paano ko yon sasabihin sa'yo. Kakaiba ka rin, Vincent, no? Ganyan ka pala magpakita ng pagkagusto. Aaminin ko, Papa Dudot, na nakaramdam ako ng ine sa pagsasabi ni Vincent ng feelings niya sa akin dahil parang mahirap maniwala. Hindi na tayo mga bata. Hindi na pwedeng idaan sa panunukso ang pagpapahiwatig ng crush. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit hanggang sa lumaki na tayo ay hindi mo pa rin ako tinitigilan sa mga biro mo. Hindi ko kasi alam kung papaano ko ipapaliwanag sa'yo. Pero masyado akong torpe para i-express sa'yo ang feelings ko. Alam kong lalo mo lang akong hindi seseryosohin dahil ako yung bully, ako yung masama. Pero ang totoo, ang gusto ko lang naman ay ipaalam sa'yo na hinahangaan kita. Naalala ko nga ang mga ginagawa niya sa akin noon na parabang isang flashback. Pero naalala ko rin ang mga tagpo kagabi. Parang dalawang magkaibang tao ang nakasama ko dahil napakalaki ng pagkakaiba. Ganito kasi yon, Vincent. Mahirap na burahin ang lahat na nangyari sa atin. Pero kung gusto mo, pwede tayong mag-umpisang muli bilang friends. Okay, friends. And posibleng sa future, inabot niya ang kamay niya sa akin. Basta friends muna,
sagot ko sa kanya. So magsimula tayong muli. Hi Sheena, I'm Vincent. Nice to meet you. Vincent, ako si Sheena. Natatawa kong sagot. Sa ngayon, Papa Dudut, ay 1 year na po after kaming makagraduate ng college. Ang bilis ng panahon, no? Pero sa maniwala at kayo't sa hindi, ay tuloy pa rin ang panliligaw ni Vincent sa akin. Si Allen naman ay ganun din, pero mas lumalamang ngayon ang puso ko kay Vincent. Nararamdaman ko kasing napapagod na si Allen sa panunuyo at hindi ko naman siya masisisi. Ilang taon na rin ang lumipas. Tinapat ko naman kasi silang pareho noong bago pa lang sila manligaw na hindi pa ako handang makipagrelasyon at sinabi naman nilang okay lang sa kanila. Basta maipakita lang nila ang kanilang intensyon sa akin. Si Vincent ay masipag pa rin, hindi tumitigil. At nakikita ko na ang totoo niyang ugali na ibang iba doon sa bully na nangaaway sa akin. Kaya sa mga torpeng nagagalit-galitan, ipakita ang totoong nararamdaman. Hindi mo alam, baka meron kang pagkakataong lumigaya sa pag-ibig kapag pinakita mo lang ang tunay na laman ng iyong puso at isipan. Ang inyong kabarangay, Sheena. Marami tayong mga defense mechanism na ginagamit kapag nahihiya o natatakot tayong ipakita ang ating feelings. Kasi hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay nakakasiguro tayong susuklian ang ating nararamdaman, hindi ba? May fear na baka ma-reject o mapahiya ka, kaya mas pinipili nating sekretuhin ang lahat. Ngunit kapag ginawa nating lakasan ang ating loob at harapin ang taong minamahal para sabihin ang totoo mong nararamdaman sa kanya, maaaring maranasan natin ang pagmamahal na magpapaganda sa ating buhay. Mas maganda ng sumubok kesa hindi ka sumubok kahit kailan. Agree ba kayo doon, mga kapuso? Maraming salamat kay Sheena sa pagbabahagi ng kanyang kwento. Kung may mga barangay love stories din po kayong gustong mabasa on air, ipadala lamang po sa ating pong Facebook account, Barangay Love Stories. Basahin din po ninyo mga nakapost na impormasyon sa ating pong programa sa ating pong fanpage. Nominado po ang Barangay LS sa Yahoo Celebrity Awards sa kategoryang Best FM Radio Station. Kaya bumoto po tayo. Hanggang July 12 po ang voting, kaya vote na araw-araw habang may oras pa. Huwag kalilimutan, mga kabarangay, alas 12 ang punto ng tanghali po. Mag-uumpisa ang ating programa, kaya agahan ang pagtutok sa Barangay LS Linggo-Linggo. Muli ako'y nagpapasalamat sa inyong pag-aabang sa ating mga liham at sabihin na rin sa iba pang kabarangay ninyo ang tungkol sa number one program nationwide na inyong laging napapakinggan sa mga Barangay FM stations nationwide. Ako po ang inyong Papa Dudot at laging subaybayan ang mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa dito sa Barangay Love Stories Number 1.